napansin niyo ba na palaging DIY yung aking mga ginagawa? So, ganito din. Dahil lupa to, kailangan ko nito. Papatong ko dito, tatapat ko sa chassis. So, para kung sakaling bumigay yung ating scissor, ano, jack. Safe pa rin tayo. So, isa yan sa mga pang DIY. Papasok natin yan. Kakalsuhan natin yung dalawang gulong sa unahan. So dapat nakatanggal yung handbrake. So bilangin natin yung kanyang click. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 na yung pinakasagad niya. Tanggal ko na. So basically, ang goal ay paano maalis tong drum brake. Para matanggal natin, gagamit ako ng kahoy tapos pupukin ko siya. Para lumuwag. Try natin. Medyo tigas siya. Pero dandan lang. Magtatanggal din. Tigas ah. Ganito siya kadumi. Madumi pala talaga siya. So, since wala akong brake cleaner, pwede na lang daw ito. Brush lang ng konti-konti. Hindi pa naman dikit talaga yung kanyang dumi. So, pwede rin daw dito yung ano, blower. Natatanggal yung kanyang mga residue. Ito, kahit na-brush mo na ito, meron pa rin yung natitirang mga dumi. So, ang gagawin ko, kumuha ko ng basahan, binasa ko ng konti, piniga ko ang todo. Tapos, para fully luminis siya, punasan natin siya. Kasi kung babasahin mo siya ng tubig, baka matagal siyang matuyo. So, yan, matutuyo na siya. So, kapag ganito mo ng daliri, wala siyang dumi. Ganito siya kakintab pag nalinisan na. So, try natin lihain ng konti. Yung binadampian mo lang siya ng liha. So, huwag masyadong madiin. So, punas ulit. Ito namang drum brake, linisan natin. So, dito ko siya lalagay. Para madaling iikat. So, ganun lang din. So, madumi siya. Dumi. Hindi kaya.
So, ang daming naipon dun eh. Ayan, ikot-ikot lang. Pagkatapos nito, pupunasan ko din siya ng basahan ng basa. Tapos, yung pigang-piga. So, ganyan lang. Walang gastos. Ito, basahan. Tubig lang, basahan. Na may konting joy. Wala. Siyempre, hindi naman lahat mayroong pambili ng brake cleaner. So, sa mga nagkataang walang pambili, pwede nyo i-explore to. So, basahin nyo lang to sa joy. May tubig, may konting joy. Kusutin, pigain, yun yun, malinis na yun. Ganyan siya kadali. Madumi sa kamay pala to. Ang rules kasi sa adjustment, dapat pantay siya itong gulong sa kaliwa at saka sa kanan. So kung dito, na-adjust mo ng tatlo, sa kabila, tatlo din. So kung kayo naman mag-a-adjust, ganito lang siya. Lagi siyang paangat. So may mga ngipin kasi yan. Angat mo, tatlo, apat, o ilan. So mabibilang mo yan kasi tutunog yan ng tik, 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 tik. So ganyan siya. Ito yung kanyang gear. So dito mo siya susundin ng screw. Paangat. Paangat yung kanyang adjust para humigpit siya. Kung maluwag na yung preno mo. So, ganun lang siya kadali. Minsan, yung mga adjustment, pakunti-kunti lang para hindi ka masobrahan. At ang way din para malaman mong sobra yung adjust mo, kapag hindi mo na makabit yung drum brake. Gusto ko sanang i-adjust yung preno eh, kaya lang, nung tinatry ko nang ikabit ito, parang saktuhan lang siya. So, yun yung pagkakaiba ng manual na sasakyan, hindi ka preno ng preno. So hindi siya madaling makudpod. Unlike sa mga automatic na Nissan Navara, preno ka ng preno. So nag-decide ako, wala na akong a-adjust. So baka sakaling gumanto yung preno ko kasi nalinisan na siya. So doon pa lang okay na ako. So hindi natin siya i-adjust. Try ko na itong ikabit. So ganun siya. So, saktuhan siya. So, pag in-adjust ko pa, baka mahirapan na akong ilagay. So, successful tayo ngayon. So, yun lang. Mabilis lang siya at madali lang siyang gawin. So, mas matagal ang buhay ng preno ng manual kasi may engine brake tayo. At the same time, hindi rin ako malakas tumapak ng preno. Lagi na akong alalay. Hindi ako bigla-bigla. Kumbaga, pag sumakay ka, hindi mo mararamdaman na nagpreno na pala ako. So, ganun yung tekniko sa preno. Kaya feeling ko, matipid ako sa preno. Or matipid ako sa maintenance ng preno. So, linis-linis lang siguro. At least bago yung lesson uli, next time ako na magtatanggal nito o ako na maglilinis. Tapos na tayo sa side na to. So sa kabila naman, same lang yung gagawin natin. So lilinisin, walang i-adjust. Kung ano yung ginawa ko dito, hindi yung gagawin ko sa kabila. So, thank you sa panonood at hopefully meron kayong napulutang aral at the same time explore nyo kung ano yung mga mechanism dito sa brake, kung ano yung loob, kung kayo curious kung ano yung loob ng brake ng Nissan Navara. So, nakita nyo na. So, salamat. Until next time.